ano, mga gabi, mga alas 7 siguro yun, ano, gabi, nag-ano sa amin, nag-chat na sa Facebook na si Mal nga raw, wala na. Tapos ako naman, hindi naman ako naniniwala, sabi ko, wala naman dumarating sa akin na ano. Tapos, lahat ng mga ano, kachat ko, nagtatanong sila, totoo ba ganito? Kung maniwala kayo dyan, fake news lang yan. Tapos ito, nalaman ko ngayon sa nag-vlog sa akin dati dito, na totoo nga talagang tinanong ko rin siya kung saan niya nakuha yung balita na yun. Tapos sabi niya sa ano, dun sa kuha. Nag, ano na rin kasi yung kapatid ni Mal na si Irene, nag-post na si Mal, binauyan ang buhay. Ganun. Nabigla rin ako kasi, hindi ko rin maisip na ganun mangyayari sa kanya, lakas-lakas na pumunta dito. Ayun. Hindi ko alam kung paano ko paniniwalaan yun. Bigla eh. Hindi ko alam kung anong pakiramdam, di ba? Ang saya-saya namin dito nun. Paalis na sila nung umaga nun eh. Kasi dito rin sila na, natulog na sila ng gabi sa akin. Isang gabi. Tapos nung kinaumagahan, yung binigyan niya ng mga grocery. Ay, Mura. Yes. Tanggapin mo. Yes. Tanggapin mo. Ang aking. Puso. Puso. Bilang. Bilang. Iyong. Iyong. Kabiyak. Kabiyak. Ito po, abot ko sa'yo. Yan, 5,000. Hindi, pang... Bakit doon lang ang cash? Tapos sa iba? Tapos sinabi niya sa akin, huwag kang mag-alala, ano, Mura, kahit ano, pasensya mo na itong kuting tulong ko, pero kahit matanda na ako, sabi nga niya, kahit wala na ako, tutulungan pa rin kita. Ang advice ko kay Mura, siyempre, hanggang sa tumanda ako, ugod, siyempre, pupunta pa rin ako dito. Pero pag may racket, yaano kita, okay? Pag halimbawa, nawala ako sa mundo, mayroon pa konting tulong ako sa'yo. Eh? Huwag ka naman yun. Okay. 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 Salamat sa'yo talaga, Mare. Kasi hindi ko akalain pupuntan mo ako rito. Yung layo-layo, ang putik-putik pa. Diba? Oh yeah, layo, basta. Sobrang salamat sa inyo, Linux. Welcome. Thank you so much. Kasi ayan na, nandito na kami. Okay na, at yun na. Nalaman ko na na, siyempre mahirap yung hindi ka maka... Parang kakaiba, di ba? Parang parang yung namamaalam ka sa akin na ganun. Dinaan na lang namin sa biro-biro yun. Sabi ko, ba't naman mo? naman yun. Yun ang naalala kong sinabi niya sa akin. Parang yung kahit nawala na siya, tapos parang may darating pa daw sa akin tulong na ganun. Hindi ko na... pasok sa ano ko, loob ko na yun na pala yung huli namin. Huli namin magkikita. Kaibigan talaga kami noon eh. Kumbaga kami yung pinagtagpo ng ano, ng panahon na ano, para magka-tandem kami sa TV. Tapos kaming dalawa lang natitira na ano, maliit na artista.
binigyan nila ako ng pambiling dalawang biik. Binigyan ako ng 8,000, tapos binigyan pa niya ako ng 5,000, tapos yung mga grocery pa. Tapos sabi niya, hindi lang yan matatamo mo kapag nakasali ka sa ano namin, sa vlog namin sa Maynila. Tapos sabi nga niya sa akin, susunduin daw niya ako ngayon September. Wala na. Meron nga sana kami nga gawin ano na pelikula eh. Hindi ko pa talaga siya nakasama sa pelikula, sa mga ano lang, mga gag show lang sa TV. Nakasama ko siya. Pero sa pelikula na yun, ko pa man talaga siya nakasama. Ano mo sasabihin mo? Mahal. Sana masaya ka sa iyong paroroonan. At nagpapasalamat ako sa iyo. Dek. Pinuntahan mo ako dito. Binigyan mo ako ng tulong. At sa mga kamag-anak niya na ikiramay ako. Gusto rin kumamumunta dyan. Pero paano? Nahirap ngayon eh. Pasensya na po kayo. Patay na rin yung tatay niya. Yung ate niya na siguro yung mga kapatid niyang lalaki. Yun lang, naiikiramay po ako sa inyong lahat. Pasensya na kayo kung hindi ako makakapunta. Kabarayo ang bahay nila nung pinunta namin dito. Airport. Yan ang pa-airport po kami. Yan, airport kami dito. Yeah. Ayun, doon na nga nagtatapos. Mahal.